Walang nagturo sa atin kung paano mag-ipon ng pera. Pero marami ang nagsasabing dapat natin itong gawin. Pero paano? Welcome to Smart Popsy at pag-usapan natin kung paano tayo magiging matalino at wise sa buhay. Aminin na natin, siguro ay hindi itinuro ng ating mga magulang kung paano ba mag-ipon ng pera. Sa pagkakaalala ko, wala ring subject mula elementary hanggang college ang nagturo sa akin kung paano ba ito gagawin ng tama. At noong graduate na tayo, nagkatrabaho at nagsimulang kumita ng ating sariling pera, isa ito sa bilin ng ating mga magulang. Huwag mong gastusin lahat ng pera mo, dapat ay magtira ka at mag-ipon. Sa unang rinig ay mukhang tama naman, mabuting bagay ang itinuturo sa atin. Pero alam nyo bang mali ito? Ang sinasabi sa biling ito ay huwag gastusin lahat at magtira para sa ipon. Kung meron kang pera, sige lang, gumastos ka, pero huwag lahat. Ang mali sa pamamaraang ito ay gagastos ka muna. At kung may matira, itabi mo ito. At ito ang iyong magiging ipon. E paano kung walang natira? Ibig sabihin, wala kang ipon. E paano kung kulang pa? E di ibig sabihin, magkakautang ka pa. Ang tamang formula sa pag-iipon ng pera ay income minus savings equals expense. Hindi income minus expense equals savings. Kung tayo ay mag-iipon ng pera at gagamitin natin ang tamang formula, nakakasiguro tayo makakaipon tayo. Dahil ang income natin ay limited pero ang expense natin ay unlimited, ang income minus expense equals savings na formula ay kadalasang epic fail at hindi ka talaga makakaipon. Ito marahil ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay hindi nakakaipon ng pera kahit sinusubukan nila dahil hindi nila alam ang tamang formula. Noong una kong marinig ito, ang tanong ko agad ay, ha? Paano mangyayari yun? E gagastos na ako bago pa ako sumweldo. Kasi kunwari, pagpapasok ako ng trabaho ay gagastos na ako ng pamasahe at pagkain from 1st to 15th day of the month at yung sahod ko ay darating lamang tuwing kinsenas ng buwan. Dito papasok ang tamang pagbabudget. Sa aking video na ginawa on how to budget, ang suggestion ko, ang gagamitin nating pera para sa buwan na ito ay kung magkano ang kita natin sa nakaraang buwan. Mahalaga na hindi natin gagamitin ang kita natin sa kasalukuyang buwan dahil ito ang gagamitin nating budget at savings para sa susunod na buwan. Sa pamamaraang ito ay madali nating ma-apply ang tamang formula sa pag-iipon. Kadalasan, kung may pag-iipunan tayo ay tinitipid natin ang ating pera para hindi ito agad maubos bago dumating ang susunod na sahod. Pero sa umpisa pa lang, kung natanggal mo na sa sahod mo ang para sa ipon mo, pwedeng-pwede mo nang ubusin ang natitirang pera mo. At hindi mo magiging problema na hindi ka makakaipon. Kaya kasabay ng tamang pag-iipon ay dapat tama rin ang pamamaraan natin ng pagbabudget. Pero paano mo malalaman kung magkano ba ang itatabi mong savings sa bawat buwan? Magagamit ulit natin dito ang ating budget. Kung nakagawa ka na ng maayos na budget, kung saan ang average expense sa list mo ay close to actual expenditure mo, para makompute ito, i-minus mo lamang yung average expense mula sa average income mo. At ang difference ay ang magiging baseline savings amount. Halimbawa, kung ang average monthly income mo ay 50,000 pesos at ang average monthly expense mo ay 40,000 pesos, lumalabas na kaya mong mag-save ng 10,000 pesos per month. Maaaring ito ang gawin mong panimulang amount kapag nagsimula ka ng mag-ipon. Ganito ang magiging itsura ng budget mo. Ang sahod mo for the month of January ay 49,000 pesos. Less 10,000, ang budget mo for the month of February is 39,000 pesos. Sa February, sumahod ka ng 51,000 pesos. Less 10,000 pesos, ang budget mo for the month of March is 41,000 pesos. Sa March, sumahod ka ng 50,000 pesos. Less 10,000 pesos, ang budget mo for the month of April is 40,000 pesos. So, mapapansin ninyo na sa bawat buwan ay consistent yung amount na iniipon natin. Papasok na ang budgeting skills mo sa natira mula sa sahod mo para pagkasyain ito sa buong buwan. Dito sa ating example, halimbawa ay may natira pa pagkatapos ng buwan. Depende na sa iyo kung paano mo ito gagamitin. Maaaring idagdag mo ito sa ipon mo
O maaari mo din itong idagdag bilang karagdagang budget for the next month. Pero paano kung wala nang natira? It doesn't matter. Kumbaga, kung may natira mula sa budget mo, ay bonus na lamang ito. Hindi mahalaga kung may matira sa budget mo dahil nakapaglagay ka na sa ipon mo. Hindi ba't masarap isipin kung laging ganito ang cash flow mo? Wala ka ng problema sa budget at nakakapag-ipon ka ba consistently? Of course, kagaya ng budget ay nag-a-adjust din ang savings plan natin. Maaaring nagkaroon tayo ng salary increase, kaya kaya pa nating mag-save pa more, o kaya ay may bagong miyembro sa ating pamilya, kaya mas konti na lamang ang kaya mong itabi. Pero ang mga bagay na ito ay hindi naman laging nangyayari. Kaya most probably, ang pag-a-adjust sa ating savings plan ay nangyayari on a yearly basis. Ang pag-iipon ay kailangang goal-based. Bakit nga ba tayo nag-iipon? Ang sagot ko sa tanong na yan ay para gumastos. It may sound ironic, pero hindi ba't yun naman talaga? Mag-iipon ka para may pambili ka ng bagong gadget. Mag-iipon ka para may gagastusin ka sa pagpapakasal. Mag-iipon ka para sa dream house mo. Mag-iipon ka para sa tuition ng anak mo. Hindi ba't ang end goal ng lahat ng ito ay para gastusin ang perang naipon natin? Sa goal-based savings, dapat alam mo kung para saan ang perang iniipon mo, magkano ang kailangan mong ipunin, at gaano katagal ka mag-iipon. Noon ay nag-iipon lang ako ng pera just for the sake na makaipon. Hindi ko rin talaga alam kung para saan yung iniipon kong pera. Hanggang sa makaipon ako ng 300,000 pesos na para sa akin ay malaking halaga na. Ang nangyari, lumipas ang mga buwan at hindi na nadadagdagan ang ipon ko. Kasi tuwing sumasahod ako at nakikita ko yung 300,000 pesos na ipon ko, parang sinasabi ng utak ko na okay lang yan. Kahit gastusin ko na lahat yung sahod ko ngayong buwan, kasi malaki pa naman yung ipon ko. Until such time na nagamit ko yung ipon kong iyon. At halos wala nang natira, kaya ginusto kong ibalik yung 300,000 pesos na ipon ko. Ngayon ay may goal amount na ako. Hindi kompleto ang detalye ng goal na ito, pero it's a start. I have an end goal in mind na dapat makaipon ako ng 300,000 pesos. Noong sinabi ko ito sa aking sarili, ay napansin kong hindi pa umaabot ng isang taon ay na-reach ko na ang target ko. Ito ay isang halimbawa kung bakit dapat meron tayong goal kapag nag-iipon tayo. Mas maganda kung ma-identify natin kung magkano ba ang target amount na kailangan natin ipunin. Kasi hindi pwedeng forever tayong nag-iipon. Sa buong buhay natin ay marami tayong pag-iipunan. Kapag alam natin kung magkano ang kailangan natin ipunin, ay malalaman din natin kung tapos na nating pag-ipunan ang isang bagay. Isa pang halimbawa ay noong kami ay magpapakasal ng aking girlfriend. Alam kong kulang na kulang ang perang naipon ko para makover lahat ng expenses para sa kasal namin. Noong nag-propose ako hanggang sa target date namin na magpakasal, meron lang kaming halos 6 months para maipon ang kakailanganin naming budget. Sa 6 months na yun ko, sobrang tinipid ang sarili ko. Yung tipong hindi ako magmimeryenda kasi iipunin ko na lang. Yung mag-regular jeep na lang ako kesa sumakay ng e-jeepney na the aircon kasi 9 pesos lang ang pamasahe kesa sa 11 pesos sa e-jeepney. Imagine, kahit ganong kaliit na bagay ay nagawa ko sa mga panahon na yun. Bakit? Kasi may target amount ako na kailangang ipunin. At alam ko kung ilang buwan na lang ang natitira para maipon ko iyon. Mahalaga na hanggat maaari, ay alam natin kung magkano ang halaga na kailangan natin ipunin at ang panahon na meron tayo para pag-ipunan ito. Dahil sa goal-based na pag-iipon, ay magkakaroon ka ng focus and motivation para ma-reach ang target ipon mo. Ano-ano ba ang ilan sa mga dapat nating pag-ipunan? Kung ililista natin lahat, ay malamang ay hindi na tayo matatapos. Para sa akin, ay ito ang mga ilan sa mga long-term na nais kong pag-ipunan. Una-una na dyan ang emergency fund, retirement fund, and real estate property. Siyempre, meron din tayong mga short or medium term at mga seasonal or one-time na dapat pag-ipunan kagaya ng childbirth, child's education, business capital, at wedding kung ikaw ay single at wala kang balak na tumandang binata. Dahil ang mga pag-iipunan natin ay magkakaiba ng duration, maaari ding mahinto pansamantala ang isang bagay. Halimbawa ay kung nag-e-expect na kayong mag-asawa ng baby. As soon as nalaman nyo ito, maaari nyo ng pag-ipunan ang gagastusin ni Mrs. sa panganganak niya. At dahil dito ay titigil muna tayo sa paglalagay para sa emergency fund. At pag nakapanganak na si Mrs., saka ulit natin ituloy na maglagay sa ating emergency fund. Maaari narinig nyo na ang joke dati na mas mayaman pa si Yaya kesa sa amo niya that goes like this.
Ang sahod ni Sir ay 45,000 pesos. Ito ang mga gastusin ni Sir. Renta, 15,000 pesos. Sahod ni Yaya, 10,000 pesos. Pagkain, 10,000 pesos. Transportation, 5,000 pesos. Allowance ng anak, 2,000 pesos. At ang total ay 42,000 pesos. At ang matitira mula sa sahod niya ay 3,000 pesos. Samantala, ang sahod ni Yaya ay 10,000 pesos. At ito ang mga gastos ni Yaya. Bahay, libre kasi nakatira siya kay Sir. Pagkain, libre kasi nakikikain siya sa mga pagkain ni Sir. Transportation, libre kasi nasa bahay lamang siya at kung mamamalangke man siya ay binibigyan siya ng pamasahe. Ang total na gastos ni Yaya ay 0. Lumalabas na at the end of the month, 10,000 pesos ang kayang itabi ni Yaya. Maaaring ito ay ginawa lamang biro, pero hindi malabong nangyayari ito sa totoong buhay para sa mga ilan. This also proves that it is not how much money you earn, but how much money you save. Hindi dahil lang isang tao ay kumikita ng libo-libo o kahit milyon-milyon, baliwala ito kung inuubos lang lahat ito ng iyong gastusin. Ito rin ay nangangahulugan na wala sa kita mo ang kakayahan mong mag-ipon. Dahil ang pag-iipon ay isang choice. Ayon sa kasabihan, kung gusto, may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Hindi madali ang pag-iipon ng pera, pero lalong mahirap kung wala kang ipon. Hindi forever nakikita tayo ng pera, pero forever tayong gagastos habang tayo ay nabubuhay. Darating ang panahon, natitigil tayo sa pagtatrabaho, pero hindi dito titigil ang paggastos natin. Kaya mahalaga na mag-ipon tayo para sa ating kinabukasan. To recap on what we have learned, ang tamang formula sa pag-iipon ay income minus savings equals expenses. Sa pag-iipon, dapat ito ay goal-based. Dapat alam natin kung magkano ang kailangan nating ipunin at gaano katagal natin ito pag-iipunan. Alalahanin natin na ang pag-iipon ay isang choice. And it's not how much money you make, but how much money you save. Kung nagustuhan mo tong video na to, please give it a like and share it to your friends. Comment down below kung meron kang katanungan or feedback sa topic na ito or meron kang suggestion sa susunod nating pag-uusapan. At kung gusto mo ang mga ganitong content at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click that subscribe button, click the bell icon, and select all for notifications on new uploads. See you on our next Adulthood 101 video. Sama-sama tayong maging smart Pakshi para ang buhay ay caring-caring.